Ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Isang araw matapos na lumabas ang bagyong Glenda sa PAR ay isang bagong bagyo ang pumasok sa park kaninang maga. Pinangalanan na itong Tropical Storm Henry. Huling namata ng pag-asa ang bagyong Henry sa layong 860 kilometers silangan ng Giwan Eastern Samar. Taglay nitong lakas hangin abot sa 65 kilometers per hour. Bugsong nasa 80 kilometers per hour at kumikilo sa bilis na 9 kilometers per hour pahilaga, hilagang kanluran. Base sa track ng The Weather Company, hindi ito inaasahang tatama sa kalupaan. Pero posible nitong palakasin ang hanging habagat, kaya maging I am ready sa mga pag-ulan, lalo na mga Tagaluzon at Visayas ngayong weekend. Nananatili namang mataas ang alon sa western seaboard ng northern at central Luzon. Kaya pinapayuan namang gumagamit ng malilit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa baybaying ito. At yan po, latest mula sa GMA Weather, magplano para sigurado. I am ready, serbisyong totoo ng GMA News. Sa puntong ito, makakausap po natin sa linyang telepono si Ginong Jory Lois, weather forecaster ng Pag-asa. Mang Jory, magandang hapon po. Yes, magandang hapon, Jiggy. Magandang hapon, Pilipinas. Hello? Sa ngayon po, kumusta po monitoring nyo dito sa Bagyong Henry? Opo, patuloy pa yung tinatawag na paglakas. Inaasahan pa natin na mag-intensify pa yan habang nasa tubig. Anyway, hindi naman siya natin inaasa maglalampol. So, walang chance para magkaroon ng tinatawag na land interaction. So, maaari pang mag-intensify nga ito. At although, hindi naman natin inaasahan talaga na makaka-apekto ito directly sa ating bansa. Katulad nga na sinabi mo, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa mga susunod na araw dito, mostly dito sa Western Luzon sa Kapitayan. Tapo, considering po na sa weather map, ano, nakikita natin na malapit siya sa Giwan o halos sa may area ng Giwan, ano po ang epekto nito dito sa mga taga roon? At yun nga po, pag umuulan kasi talagang yung trauma nila sa Yolanda, ganun pa rin katindi. Ano po ang epekto nito? Papaulanin ho ba ng malakas sa area na yan? Sa ngayon, yung kanyang outer cloud bands ay nakaka-apekto dito sa Eastern Visayas. Apektado yan dyan yung Samar at Yolanda and even buong Mindanao. Magkakaroon ng mga light to moderate rains dahil hanggang na rin yung tinatawag natin convergence, yung mga hangin na papasok dito sa Bagyong Henry. So, yun na nga, magpapaulan po sa mga areas na yan. Opo. At ano po ang ma-advise nyo dito sa mga kababayan natin kahit pa hindi tatama sa kalupaan? Ito pong Henry. Opo. Bagyong Henry ay yun nga, hindi natin nasaan, pero magdudulot ng mga pag-ulan to at maaaring pag masunod-sunod or mahahaba yung duration ng mga light to moderate rain showers ay pwede po magpabaha ito lalo na doon sa mga mabababang lugar. So ang may papayo natin sa ating mga kababayan na lagi pong makinig sa mga radio stations, sa mga TV katulad ng QRT na magbibigay ng mga latest update para po dito kay Bagyong Henry. Kasi although sinasabi natin lagi na pag ganun yung track nito ay pwede rin naman na may ibang direction nito, at least dapat nakahanda po tayo lagi sa anumang anumang eventuality. Apo, Mang Jory, yung pong nakarano, yung Glenda, initially parang yung forecast po sa kanya Northern Luzon, Baguio, di kaya sa may parte nga Aurora, initially tatama, pero hindi po nangyari yun. Yung chance po na mag-iba rin direksyon nitong si Henry, ano po ang nakikita na pag-asa tungkol dito? Yes, yun na nga. Yung kay Glenda na yun ay inaasahan kasi natin na nabibigay yung range ng high pressure area once na lumakas si Glenda. So medyo mataas dapat yung nakikita nating paglalandfallan niya. Pero hindi po bumigay yung risk ng high pressure air nakapayong sa kanya. So mas mababa yung naging landfall niya. And pwede rin mangyari dito kay Bagyong Henry. Kaya nga po ang sinasabi natin sa ating mga kababayan,
eh lagi pong maghanda dahil itong panahon na to talagang marami pong bagyo na mararanasan po tayo itong July at itong August. So dapat lagi po tayo nakahanda. At dahil malayo pa po siya, nasa dagat pa, pwede pa pong makakuha siya ng lakas. Ganun po ba? Yes, opo. Asahan po na lalakas pa talaga itong si Henry. Kasi unang-una, kung masusunod niya yung ating forecast na dito lang siya sa dagat, definitely wala pong harang o wala pong land interaction na tinatawag namin na pwedeng magpahina sa kanya. So talagang tuloy-tuloy yung paglakas nito. At ayun na nga, ang habagat lamang yung talagang nakikita natin magiging epekto nitong si Bagyong Henry. Opo, at sana nga po wag nang tumawid kahit saang parte ng kalupaan itong Henry na ito. Maraming salamat po, Mang Jory, at makikibalita po ulit kami sa inyo. Sige, Mang Jory Lois, weather forecaster ng PAGASA. Maraming salamat. Maraming salamat po.